sa'yo kasi nire-rep niyo lahat ng aming okay. Kaya sa lodo at magmahal namin sa'yo. Gusto mo yan kaya wag mo kong i-blame. Honga! Ang Yo, what's up mga tropa pizza? Ako nga pala ito, si Alvin Reyes. At meron na naman tayo i-reaction video ngayon mga tropa pizza kung malulupi. At ito nga pala ay yung pinamagatan na Bala at Ubas by Pedrong Bungo Pit Ibo. Mga tropa pizza kung malulupi. Ito yung pinakabagong labas ito ni Idol Pedrong Bungo dito sa kanyang YouTube channel at kasama dito ha si Hibo, mga tropa bits ko malulupit. At ito, pamagat ito, Bala at Ubas. Pag pinagsama nyo, Bala, kumbaga kulang lang ng L para maging Bala Subas. O di ba mga tropa bits ko malulupit. Pero syempre, alam nyo naman, itong dalawa na to ay Dunggalo, o maka Dunggalo, o Dunggalo Soldier. Ah, yan, basta Dunggalo. Eh, alam nyo na siguro, ang ibig nila sabihin dito, gets nyo na siguro yan. Mga tropa bits kong malulupit, huwag natin lokohin ang ating mga sarili. Kahit hindi pa natin ito napapakinggan, dito pa lamang sa pamagat na to, eh alam na o talaga namang yun kagad ang papasok sa ating mga isipan. At ngayon, huwag na natin ito patagalin dahil kahit ako gusto ko na itong marinig kung ano nga ba ang nilalaman nitong Bala at Ubas by Pedro and Hibo. At yun, huwag na natin ito patagalin mga tropa bits kong malulupit. Let's go! Eto na! Pasabugin na ang bahay tahin ng mga putang ire. Balita ko matayog na ang iyong lipat sa ere. Oh, bete! Anak ng puta plastika nung una. Totohimot sa likod papuri pero may agenda. Wala, wala ding tinagalang na kapo. Eh kasi para subas ka. O hindi ba? Sira ka sa mga babae. Kaya kahit mismo asawa mo ay sinalbahe. Woo! At ito ay si Idol Pedrong Bungo. At dito sinasabi niya dito, kumbaga pati daw yung asawa ay sinalbahe. O di ba? Hindi natin alam kung ibig sabihin ay binubugbog o kung ano pa man yung ibig niya sabihin doon. At dito, mga trowawis Trowawis kong malulupit dahil sinasabi niya pa dito, ikaw ay Bala Subas. O, di ba? Mga Trowawis kong malulupit. Kumbaga nga eh, todo ahagod o parang himod. Yan, himod, ahagod sa likod. Ang ibig sabihin nun, parang todo sip-sip ka ha? Sa mga tao. O, kumbaga nga dun sa tinutu. Kasi wala siyang minimension o kung sino yung parang sinasabi niya. Pero ibig sabihin dito, todo sip-sip ka sa mga tao. Todo sip-sip ka para kumbaga nga eh, makuha mo ang loob ng isang tao. Yun yung ibig sabihin doon ni Pedrong Bungo. Na kumbaga nga eh, para makadama, kumbaga, pinapadama ka lamang nito. Tapos, nung, dahil kumbaga sinasabi nga, meron kang hidden agenda. Kumbaga, ibig sabihin, meron kang maitim na hangarin o meron ka talagang binabalak na hindi maganda. O, di ba? Nung pagkatapos mong makuha ang iyong gusto, sabay alam nyo na, lalayasan kayo at yun yung parang pinupunto dito ni Idol Pedrong Bungo, mga tropa bits kong malulupit. Pero huwag nyo kasi lukuhin ang sarili nyo. Alam natin na ito ay para kay Bala Subas o para kay Rentaro, mga tropa bits kong malulupit. Ayan ay para sa iniidolo nyong si Rentaro o Bala Subas. Uulit-ulitin ko, huwag nyong lukuhin, huwag nating lukuhin o huwag tayong magpaka-plastic dito o hipokrito. Nasasabihin natin hindi ito para kay Bala Subas. Para ito sa kanya. Para to sa'yo, Bala Subas. Pakinggan mo sana itong maigi. At malamang, napakinggan mo na to bago ko ito mailabas dito sa YouTube channel ko. At yun, diretso natin, ha? The biggest motherfucker, kakainin kang bigla. Yeah. Pero bago yun, paawa muna, pakikita niya. Merong tears of joys nang mapasama, recognize. Pero ngayon, toto din na... Atros kumalubit. Atros natin to dahil nawala tayo sa hulog ulit.
Bago yun pa awa muna pakikita niya. Merong tears of joys na mapasama recognize. Pero ngayon todo dinay na ang pusina pulo plus. Sige lumabas lahat ang mga tanginang matatanggol. Para sa peking puwetang nooy peking kumahol. O dito diba mga trowas kong malulupit. Tapos kumbaga na yung recognize kumbaga nga ay nabanggit dito ni Pedrong Bungo. Kumbaga sinasabi dito, todo paawa itong si Balasubas. Mga troes kong malulupit. Sasabihin ko na, Balasubas, itong si Balasubas, todo paawa daw. Tapos ngayon, todo tanggi na. O, di ba mga troes kong malulupit? Kumbaga nga eh, ngayon magsilabasan kayo. Magsilabas sa mga fans ni Balasubas o ni Rentaro. Magsilabas kayo. Kumbaga ngayon yung ipagtanggol na ngayon dinidistract talaga o nirerekta dito ni Pedrong Bungo. Yung idol nyo, yung iniidolo nyo, na kumbaga nga no doubt naman sa kanyang talento, pero sa kanyang pag-uugaling, Balasubas talaga, talaga namang doon tayo. Kumbaga, doon siya sablay eh, para sa atin, para sa akin din, talagang doon siya sumablay. Hindi naman siya pati i-distract ng mga kuya natin, ha, sa Dunggalo, kung talagang maayos siyang umalis. Yun yun eh, mga trowas kumalupit. At yun, diretso tayo dito, ha, kumbaga nga todo paawa, epic. Todo parang kasi ganyan naman talaga, 'di ba? Ganyan ang mga ginagawa ng mga karaniwan. Yung iba naman kasi talaga namang kaya parang paawa kasi totoo yung hinaing nila. Pero dito kasi lumalabas dito yung mga nang unang mga nangyari na sinasabi dito ni Pedrong Bungo, yung mga paawa effect. Kumbaga nga ngayon kasi ito yung kinalabasan. Ibig sabihin, panggap lang siya, 'di ba? Panggap o peke. O, di ba? Kumbaga, meron siyang hidden agenda nga kung tawagin nila. Anat, kung tawagin, mga trolls kung malupit. Ayun yun eh. Kumbaga nga, mahirap makatagpo ng ganyang tao. Real talk yun, mga trolls kung malupit. Dahil, kumbaga, dito, sinasambulat na ni Pedrong Bungo kung ano ang pag-uugali ng idol niyong si Rentaro o aka Balasubas. Mga trolls kung malupit, ha? At yun, diretso tayo dito. Ibaw at daong pinapitan noon sa aming kampo. Pero tangina, alam namin background mo ay disolido, yeah. Wala tong utos puta, personal ko to. Ay pakikita ko kastigong bumabali ng buto, yeah. Isama mo na yung dalawang kuto mong nagpapato ng ipo. Wala kong pakisagaling at skills, bababuyin kita dito lang. At dito sinasabi pa dito ni Pedrong Bungo, ha? Kumbaga isama mo yung dalawang mong kuto. Ibig sabihin dalawa mong bataan na kumbaga nagbabato sa'yo ng impormasyon. O siguro, hindi ako sigurado, ha, mga trolls kung malupit, kung yun yung mga ginawa niyang grupo, hindi ako sigurado. O siguro, kung sino pa man niyang, kumbaga nga, parang source daw ni Balasubas. Kumbaga, magsama-sama kayo. Walang pakialam si Pedrong Bungo sa inyo. Kumbaga, kaya kayong pagsabayin ni Pedrong Bungo. Yun yung parang ibig niya sabihin dito. Na kumbaga nga, dito, ha, sinasambulat talaga niya kung ano talaga ang tunay na pag-uugali nito ni Rentaro o Balasubas. Mga trowawis kumalupit. Ito pati, wala daw nag-utos dito, ha, kay Pedrong Bungo. Ito ay kusa niya. Malinaw na malinaw yun. O kumbaga nga, ito yung hinaing niya. Yung talagang tunay na kumbaga gusto niyang sabihin dito kay Balasubas o Rentaro, mga trobabits kung malulupit. At yun, ha, malupit to, malamang sa malamang, ha, hindi natin alam at hihintay natin kung sakasakali man sasagot kaya dito itong si Balasubas o Rentaro. Pero mga bago, tangina mo yung kanta mo, ikaw rin ang laman nun dito. Alam ko naman na dyan Ramon na dati pa ang R&B, kaso di ka binasin ang idol mo. Can't you see? Yung R&B, kumbaga alam nyo yun, na hindi ka pinansin ng idol mo. Ha? Kumbaga nga, can you see? Nakita mo yun, kumbaga yung sinasabi, alam nyo kung saan sumika dyan, yung walang respeto, mga yung wala, yung nakita nyo yung chorus na yun, yung walang respeto. Kumbaga nga, alam nyo naman din, itong si Balasubas, bago lang, di ba? Bagong sibol o bagong sikat, walang respeto, mga bago, yung mismong kanta na yun, siya rin ang mismong nilalamon. Kumbaga, para rin sa kanya yung ginawa niyang kanta. Yun yung lumalabas ngayon sa pangyayari ngayon, sa kanyang ginagalawan o sa nangyayari ngayon. Yung kung ano yung mismong laman mismo nung kanta niya na yun,
bukol yun sa pagmumuka ni Balasubas. Real talk yan, mga trowa, bis kumalubid. At kumbaga dito ha, yung idol mo ha, kumbaga hindi ka pinansin. Kumbaga nga, lumalabas dito ha, doon sa kabila pala, itong si Rentaro o Balasubas, eh kumbaga nga noon pa man, kumbaga meron na siya doon, ano, meron parang may history na siya doon. Kumbaga meron talaga siyang gusto niya doon, kaso hindi siya pinansin. Yun yung ibig sabihin dito ha, ni Pedrong Bungo. At o nga pala, lahat ng sinasabi ko dito ay bumabasa lamang ako kung ano yung naririnig ko o nababasa o nakikita kung meron man mga trowas kung malulupit ha. Ito'y personal ko lang na opinion. Nasa sa inyo yan kung kayo maniniwala sa akin o sasang-ayon kayo sa akin, mga trowabits kong malulupit. Na at yun, diretso natin to, malupit to. At sigurado, maraming mag-iiyakan sa comment section, mga trowabits kong malulupit. Lipat-lipat, naging sundalo ni Saddam. Kaso di ka tumagal kasi kupa ka atakam. Nasa pera, kasi sira ka din daw sa babae. Kaya pala, ang modus mo pa awa ka kunyari. Di ka pa naguhubad ng mas kilala na kita. Pati na yung mga homeboys mo ngayong bida-bida kapal. O diba, mga homeboys mo na bida-bida. Kung hindi ako nagkakamali, yun nga yung parang ginawa niyang grupo o binuo niyang grupo. O maybe, yung mga, syempre alam niyo na yan, yung mga fans niya siguro, ng mga bida-bida. Yun yung parang tinutukoy dito ni Pedrong Bungo. Na kumbaga nga, wala ka pa dito sa amin. Hindi ka pa namin ano, hindi ka pa namin parang, hindi ka pa wini-welcome sa Donggalo. Alam o naaamoy na namin ang iyong pag-uugali. Pero syempre, talaga namang madaming issue talaga noong pa man na naririnig dyan about kay Balasubas. Yun nga, pinatakpan din ng mga kuya natin kasi baka magbago ka. Baka magbago daw si Balasubas. Ngunit, subalit, hindi nangyari yun. Sinubukan ng lahat na mapagbago ka. Yun ang totoo at alam mo yun. Maraming nagsasabi niyan. Pero hanggang sa bandang dulo, hanggang sa ngayon, lumabas talaga ang tunay mong pag-uugali. At sinasabi pati dito, pagdating daw sa pera, kumbaga nga sa pera, kumbaga nga doon daw, sa mga dating kampo na sinasabi dito ha, na kumbaga sa kung saan ka umano, kumbaga tinabla ka rin dahil sa pag-uugali mo. Tapos sa babae, kumbaga nga tablado ka rin sa mga chicks. Yun yung sinasabi dito ha, ni Pedrong Bungo, mga tropa, bits kong malulupit. Ito, masakit to. Alam niyo kung bakit. Masakit to sa mga tunay na umiidolo sa kanya. Na hanggang ngayon ay kumakapit o talaga naniniwala pa rin kay Balasubas. Masakit to, syempre. Pero sa mga tunay na lihiti mo na Donggalo, ha? Na kumbaga nga talaga namang solido mula noon hanggang ngayon na naniniwala sa Donggalo, ito ay dapat lamang sa'yo. Dapat ka lang talagang kastiguin o talaga lang i-distract ng mga kuya natin dahil wala kang respeto. Kahit saan balibalik ka rin natin o ano pa man yung ay pakita mo mga combo, oh, maling-mali ka. Kasi bandang dulo, ha? Ikaw pa ang parang maangas. O diba? Ikaw pa ang parang mayabang na sasabihin mong si kuya pa ang humingi sa'yo ng pabor o humingi siya sa'yo ng tulong. Kumbaga siya mismo ang nag-ano sa'yo, yung hari pa. Ha? Kumbaga ganun katigas ang mukha mo. Yun yung parang ano eh, kasi kahit sabihin nyo yung lahat ng umiidolo hanggang ngayon kay Balasubas, na kumbaga nga eh, simpleng bagay parang pinapalaki. Doon kayo mali. Hindi to simpleng bagay kasi walang respeto sa mismong tumulong, ha? Sa mismong hari. At si Andrew Ipa yun, ha? Kay Andrew Ipa siya nang babastos. Yun yung matindi. Isipin nyo, yung mismong puno, yung mismong hari pa ng Tagalog rap, ang binabastos niyang lintik na Balasubas na yan. Doon pa lamang. Ako, alam nyo naman, ako ay bias. Talagang makadunggalo ako. Pero kahit saan nating tignan, ha? Mga tropabits kung malulupit, mali yung iniidolo nyo. Kasi, katulad dun sa isa kong reaction, ha, kay Wang Budis, uulitin ko, pinatira ka ng, may nagpatira sa'yo sa bahay. O, diba? Pinatira ka niya ng maayos, tinanggap ka niya ng maayos. Gusto mo nang umalis. Ako, gusto ko nang umalis. Siyempre, kailangan ko magsabi dun sa nagpatira sa akin na maraming salamat, ako'y aalis na, maraming salamat sa naitulong mo. Kahit hindi magpasalamat ng maraming beses, ang mahalaga, nakapagsabi ka. Alam nga namang katulad nun, kung ako ay biglang aalis sa bahay na kung sino yung nagpatira sa akin, anong tawag sa akin? Makapalamukha ko at bastos. Kasi hindi ako nagpaalam ng maayos
doon sa nagpatira sa akin. Ganon din yun. Ganon din yung kay Balasubas, mga tropabis kong malulubit. Dapat kung siya'y nag-message, naghintay siya na masagot at mabasa yung message niya ni Kuya Andrew E. Ngunit hindi siya. Hindi siya nakapaghintay. Hindi siya naghintay. Yun yun eh. Wala siyang respeto. At tapos, bandang dulo nito, na siguro naman nakakasubaybay kayo. Yung mga alam nyo na Donggalo at Makadonggalo, lahat in-unfriend kahit hindi siya inaano. Real talk yon, mga tropabis ko malulubit. Ako, hindi ako hate sa kanya kung tutusin eh. Hindi ako hate. Dahil kumbaga, ilang beses ko yung nire-reaction. Kumbaga nga, idolo ko nga rin yan eh. Lagi ko sinasabi noon, di ba? Pero ngayon, nagbago na. Siyempre, sino bang hindi tatabangan dyan, no? Di ba? No doubt sa talent, pero sa bilang pagiging tao, ha? Pagiging yung tunay mong pag-uugali, bastos ka pala. Yun yun eh, kaya hindi nyo masisisi yung mga ibang tao kagaya ko. O bigla na lang nagbago ang klima. O nagbago na lang ang aking pananaw sa kanyang dyan kay Balasubas. Dahil doon yun, di ba? Dahil ako ay isa akong talagang Makadonggalo. Isa talaga akong Makakuya Andrew mula noong bata pa man ako. At saka kung pagbabasihan natin ang pangyayari at yung mga bulong-bulungan at mismong mga impormasyon na matatag, ang nagkamali ay siya. Alangan namang sasabihin nyo, ang may mali pa ay yung mismong hari ng Tagalog rap. Isip-isipin nyo, huwag masyadong makitid ang utak, mga bata. Huwag masyadong maging makitid ang utak. Pero sa bagay, kanya-kanyan, ito ay personal ko lang opinion, ha? Personal ko lang ito na opinion. Kung ayaw nyo yung sinabi ko, pwede kayo mag-comment dyan. Bahala kayo, sasagutin ko yan. Relax na kayo, sasagutin ko yan kahit ano pa man yan. Dahil alam nyo, sarili nyo, at alam ko na maraming umiidolo dyan kay Balasubas o Rentaro. At balik tayo dito, medyo napapahaba ang komento ko. Namukha kung magpatubo ng bula. Oo, nakuha ang lumingon, pero salamat ay wala. Yes. Akala mo hindi kita maaamoy na nagtanim ka sa imperyo ng tutang taga-amoy. Yes. Piling matindi na ang putang palipat-lipat ng kuta. Piling kawalan ka sa kapo kung magmensahe kay kuya. Balamura kang Balasubas ka, since day one ay nakinabang ka. Hindi ka bangan din Donggalo, diba nakikiawit ka? Saan ka? Nga naman, di ba? Kasi kung mapapansin nyo, akala yung pagkaka-message niya doon, kung nababasa nyo, hindi ko na in-screenshot o hindi ko na pinost dyan. Kung malamang nabasa nyo yan, na kumbaga para siya doon, akala nyo ahabulin pa siya ni Kuya Drew. Akala mo siguro, yung sinasabi dito ni Pedro Bungo, hahabulin ka pa ni Kuya Andrew. O hahabulin ka pa ng Donggalo, akala mo sobrang laking kawalan ka. Akala mo ikaw mamatay ng buong Donggalo kapag nawala ka. O diba? Kumbaga mula pa nung umpisa, ikaw naman talaga ang nakinabang. O diba? Saan ba galing ang mga subscriber mo? O diba? Nandun na yun, talentado ka. Pero kung hindi ka kumapit sa Donggalo o hindi mo binabanggit o sinasambit ang salitang Donggalo, o hindi mo sasabihin Makadonggalo ka, walang magsosubscribe sa'yo. Dahil dun sa Rentaro, o diba, Rentaro, yung mismong talagang tunay mong channel noon. Nakita mo, kumbaga, kung ano yung talent mo sa pagiging Balasubas, yun naman din talaga sa Rentaro yung ginagawa mo, diba? Halos iisa, walang nagbago. Ngunit, nung dumating ang Balasubas, ginamit mo Balasubas ng Donggalo. Sinabit mo yung pangalan ng Donggalo. O diba, kaya ang mga tao, dahil sa nasa isip nila ay Makadonggalo ka, pakikinggan ka ngayon nila. At doon, plus yung talent mo o yung husay mo. Magaling ka na, Donggalo ka pa. Pero kung walang Donggalo, kahit magaling ka, sa palagay mo, papansinin ka ba, linti ka? Yun yun. Ito kasi ang pinag-uusapan dito, hindi talento eh. Yung personal na pag-uugali ng isang tao. O personal na pag-uugali nitong Balasubas na to. Yun eh, mga tropabis ko malubit ha. Aling yung mga subs mo, diba sa amin putang ina ka? Panay ang tag, panay ang kulab at sa aming mga suporta. Naalala mo yung over pero yung tulong hindi. Inilingon mo lang ang ulo pero wala kang sinungli. Ang lupit nun ha. Naalala mo ang over. Ang over sa'yo, naalala mo, yung kinukwento ni Shubaldi ha. Dun sa kanyang reaction video.
Kumbaga, naalala mo yung offer, pero yung nagawang maganda at tulong sa'yo ng buong Donggalo ni Kuya Andrew, eh hindi mo naalala. Yun yung matindi na parang talaga namang nakuha mo pang manumbat, o diba? Tapos, yun. Kumbaga, kung sa totoo lang, kung sa personal mo, parang sasabihin to sa kanya, dyan kay Balasubas, siguro talaga namang masasampigan mo yan. Kasi sa edad din niya, kalokohan na hindi niya maiintindihan. Yung mga sinasabi o yung parang common sense na lamang o diba, masyado siya matalinghaga o malalalim ang mga binibitawan niyang mga obra, kung gaano siya kahusay sa obra. Pero yung common sense lamang o simpleng salita na kumbaga nga ay yung gustong ipahihwati kahit tinginan pa lamang, dapat alam mo na kasi matalinghaga kang tao. Yung ang mga rapper o kahit yung mga pinag-aaralan yung malalalim na salita, diba? Kung yung mga malalalim na kahulugan, yung pa kaya yung simpleng hindi mo pa makukuha o magigets, o diba? Doon na lamang dapat iniisip mo yung naitulong sa'yo. Kahit hindi yan isa-isahin, diba? Bilang isang tao, alam mo yun kung ano yung respeto at paggalang na dapat mong ibalik. Diba? Yun yung pinupunto dito ni Pedro Bungo. Mga tropa bits kong malulupit. Kasi real talk to huwag tayong mag-iinaso. Huwag tayong magpakatanga. Mga tropa bits kong malulupit. Wala ako sinabi na huwag kayong umidulo dyan. Dahil no doubt naman talaga yung talent niyan. Pero ang pinag-uusapan dito, mga tropa bits kong malulupit, ay yung pag-uugali sa tunay na buhay. At siya si Balasubas, pero sa tunay na buhay, siya ay si Rentaro. O di ba mga tropa bits kong malulupit? Pero hindi namin o at katagaya ko hindi ko kayo masisisi. Kung hanggang ngayon yun talagang solid kayo sa kanya, go lang din naman. Pero kasi ang pinag-uusapan dito ay yung tunay na pag-uugali. Kaya hindi nyo pwedeng i-bash din o sisihin ang mga kuya natin dahil merong maling ginawa talaga itong si Rentaro o si Balasubas. At bandang dulo, imbis na siya magpakumbaba, parang nagmamataas pa siya. O diba? Halataan nyo na parang naglalapok pa siya, nagkukupan. Na kumbaga nga bandang dulo, nag-post pa siya noon. Pero alam ko, binura. Na kumbaga nga ako ang humingi. Diba ikaw yun? Parang ganun yung pagkakasabi niya. Hindi man sakto, pero lumalabas doon. Parang nagpasaring pa siya kay kuya. Na kumbaga nga ikaw yung lumapit sa akin, hindi ako. O diba, antigas ng pagmumukha mo, Balasubas o Rentaro. Antigas ng pagmumukha mo, sino ka ba? Sa isang Andrew yun sana ang isipin mo, diba? Yun yung isipin mo. At yung balik tayo dito, mga tropa bits kong malulupit. Ito, personal ko to na opinion. Personal ko lang to na opinion, mga tropa bits kong malulupit. Inamin inabot ang balat mo at kami nagdamo. Tingin mo ba may kikilala sa katulad mong lubot? Ang yabang na dahil may bago ng bustiso. Yung ahas na kumanta ng walang respeto. Putang ina mo, isuko mo ang mga balang bibitawan ko. Ipapaalala ko sa'yo, mga baho na ginawa mo na Ito si Ibu na to at saka sinasabi dito ni Pedro Bungo bandang dulo, masyado ka nang maangas siguro dahil meron ka ng bagong pustiso. Sinasabi dito, ibig sabihin false teeth pala ang ngipin nito ni Balasubas. At tapos dito sinasabi pa dito, kumbaga nga ahas pala yung sinasabing, kumbaga kung sino pa, ito pa yung matindi nga pala mga tropa bits, kung sino pa yung sumikat sa salitang respeto, di ba? Sa walang respeto, mga bago. Siya pa yung mismong gumawang ganun. Sa hari pa, kay Kuya Dupa, yung mismong binastos niya. O di ba? Kaya nga, ito mga tropa bits yung iba na mga posts nakikita ko, parang hinahalin tulad tuloy siya dun sa pinakulong ni Kuya Andrew. O di ba? Kasi pagkatapos mo, Balasubas na may mapala, tapos bigla kang aalis nang wala kang maayos ng pagpapaalam, lintiga. Yun mga tropa bits. At siguro naman, itong style ko na pagre-reaction, Balasubas, kung ikay manonood man o hindi, okay lang yan. Alam ko na alam mo ang style ko. Ito talaga style ko. Kaya kayo mga tropa bits at yung bago mang manonood sa akin at saka yung mga tunay na nanonood sa akin, alam nyo ito ang style ko ng pagre-reaction. At alam nyo na makadunggalo ko. At kahit sabihin nyo hindi ako makadunggalo, kung pagbabasihan nyo yung mga
pagduduktong-duktongin natin yung mga informasyon na nakikita at nababasa natin sa social media, ang mali ay mali ay mali ay si Balasubas. Yun yun, mga tropa, bis kumalumit. Oo, nandun na tayo, tao lang, nagkakamali rin. Nandun na yun. Tao lang naman talaga nagkakamali. Pero ipakita mo na sincere ka, na humihingi ka ng kapatawaran. Hindi yung maglalapo ka pa. O, diba? Magkukupal ka pa sa mga kuya natin na parang ikaw pa ang talaga namang parang sila pa ang may kasalanan. O, diba? O, sila pa ang may pagkakamali. O, diba? Yun eh. Tapos, yung iba pa, minumura mo daw, lintika. Yun yung matindi. Pasalamat ka, mababait yung mga minumura mo. Kaya siguro ganun. Pero tingnan natin kung anong mangyayari. Kasi siyempre yan sila, magkakakilala, nagkasama-sama, halos alam din nila ang mga lugar ng bawat isa. Kasi nakapasok siya sa loob ng Dunggalo. O diba, winelcome ka ng Dunggalo, Palasubas. Kaya huwag mong sasabihin na hindi ka Dunggalo. Alala mo pa ba ang tapi mo na idolo? Di ba si Luni at Sigma at number one mo pa si Dulo? Yeah. Huwag mo nang itanggi dahil isa ako sa saksi. Nagpapatunay na sinambang mo si Iskas the Clear. At ito na si Hibo. Inasabi niya dito ang idol daw ni Balasubas, itong si Luni, si Glock 9. No doubt yung kay Glock 9 kasi talaga namang gumawa pa siya ng kanta doon. At ito ay si Iskas the Clear. O diba, kumbaga nga, isa daw sa saksi, itong si Hibo. Ibig sabihin, talaga namang siguro nung kung ano man yung ginawa ni Balasubas, nandun siya mismo. Or else, baka mismong sa kanya sinabi. Yan, mga tropa, mas malupit. Malupit to ha. Kumbaga alam nyo naman na kumbaga nga lalo na to si Tulo o si Iskas the Clear, talaga namang yan ang pinaka talaga namang asar na asar dyan ang Dunggalo dahil sa walang karespetuhan niyan. Pero bandang dulo, ganun din naman pala tong si Balasubas. Kaya pala idolo niya rin eh. Halos pala putang ina mo, isa kang tamad ni Dulo. Gusto mo ay sampal ko sa'yo aking resibo. Nangarap kong maging pati ng mga XP. Kaya ngayon dumidikit sa mga OC. Ito ang katotohanan na di mo maiilagan. Dahil ang iyong nakaraan, di mo matatagasan kahit na... Dito, sinasabi pa ni Hibo, gusto mo isampal ko sa'yong resibo. Ibig sabihin, may katunayan o merong ebidensya na pwedeng ipakita dito si Hibo para masabi talagang tunay yung sinasabi niya na gano'n, na kumbaga nga ay idol mo si Iskas the Clear, Balasubas. Yun eh, dito ha, kumbaga nga dito si Hibo to, mga tropa bis kong malulupid. Ito ha, talaga namang dito, lusaw na siya kay Pedrong Bungo. Nakita nyo yung opinion ko na naibitawan ko kay Pedrong Bungo na sobrang lupit na mga pinakawalang impormasyon na kung gaano ka Balasubas talaga itong si Rentaro, mga tropa bis kumalupit o Balasubas. Balasubas. Mabalit ka man kahit ilang pangalan, ang iyong katauhan ay title sa mga kaibigan. Tama na Petrong Bungo. Bakit? Wag mo akong awatin dito sa wala pinatulong. Sige, pitasin mo lang. Kala niya kung sino. Kung makasta dito, kala mo totoo talagang may trono. Takina mo bala-bala, akin ka mapapasubo. Subo. Alam mong di bla-bla ang sinasabi ko, gago. Alam ko na alam mo din na lahat dito ay totoo. Kaya mapipita sa aking ugali mong tarentado. At dito, sinasabi dito ni Hibo ha, alam mo yung sinasabi ko na hindi to bla-bla-bla o hindi lang ako sagana sa usap. Baga, yun yung ibig sabihin dito ni Hibo. At alam mo rin sa sarili mo, Balasubas, na lahat ng pinagsasabi ko at pinagsasabi nila dito ng dalawa ay tunay. Kumbaga, yun yung sinasabi dito. At sinasabi dito, parang para lang sa akin, na parang gustong ibig sabihin dito ni Hibo, ako, kilala mo ko ng personal, Balasubas o Rentaro, alam mo na may kung ano yung kaya kong gawin. Yun yung parang ibig sabihin dito, ha, ni Hibo kung hindi ako nagkakamali. Sa bagay kasi nagkakasama yan sila. Kilala nila ang bawat isa. Kaya sa bagay, dun talaga tayo magkakaalaman. Yan pati ang gusto ko. At kung talaga namang lapok ka o talaga namang sagana ka lang sa ganto,
patunayan mo, kagaya nito nila Hibo at ni Pedrong Bungo, ito ang tirahin mo, tingnan natin kung sasagot dito ang iniidolo niyong si Balasubas. Tingnan natin ha, kung diba, alam niyo naman siya na kumbaga nga, no doubt sa ano niya, sa galing niyan. Kaya tingnan natin kung sasagot siya dito. O diba, kumbaga naglalapok siya eh. Kumbaga nga kahit sumasagot-sagot pa yun sa mga post eh. Pagkakalam ko eh. Pero binubura niya rin. Ngayon, titignan natin kasi sinimulan ng mang-distract ng mga kuya natin. Diba? Doon sa kay Wang Bu, kay Diablo. Ano lang yun eh, padapis lang yun eh. Wala silang minention doon. Walang minimension. Pero dito, minimension na siya. Minention na siya dito nitong dalawa na to. Ni Pedrong Bungo at ni Ibo. Kaya dito, tingnan natin kung sasagot siya dito. Mga tropa pits kong malulupit, ha? Yan na! Sabugin ko ang baho mo nang malaman ng tao ang ugali mong tinatago sa dalawa mong pagkatao. Nagubat ng maskara dahil may postiso na. Itong putang inang bunga, piling niya ay artista. Kung makasta, piling malinis na parang mineral. Sumisingaw ang baho mo ngayon na amoy ka nala. Dahil isa ka din na sumisipsip dun sa dulo. Kaya respeto ay di mo matatamo. Paglabas ko sa iyong baho, ito'y aking ginusto. Bilang gante sa isang kampo na ginamit lang tangina mo. Saan ba galing yung subs mo? Sa Rentaro? O sa Balasubas na pumailalim at nagpakilala sa'yo na dating Donggalo? O diba? Bitch! Yeah! At yun, napakalinaw nun ha, yung outro pati na yun. Malaking katanungan at alam nyo ang kasagutan, o diba? Hindi sa main mo na Rentaro ka nakilala. Sa bilang Balasubas, nakaduktong ng Balasubas ay Donggalo. O diba, ginamit mo ang pangalan ng Donggalo. Dahil doon, winelcome ka ng mga kuya natin. Ginawa at kumbaga winelcome ka nila. Nasa coke party ka pa, diba? Coke party ka pa, diba? Kasama ka pa doon. Diba? Nagtatatalong ka pa doon. Real talk yun. At meron pa akong video noon. Kitang-kita kita doon habang nagpipreestyle pa nga. Diba? Nandun ka at tinanggi. Kumbaga, ikaw na Balasubas. Sabi mo, gumanto ka pa nga, ayaw mo. Nandun ka. Kaya paano mo nasabi na hindi ka Donggalo? O diba, naging Donggalo ka, pero ngayon hindi na. Binabasura ka na nila. Dahil sa pag-uugali mo, wala kang respeto, hindi lang sa kanila eh. Sa mismong hari pa ang binabastos mo. Yun yung napakatigas ng pagmumukha mo. At sinasabi pa nga dito, feeling hari ka, nakala mo meron kang trono ha. Akala mo kawalang ka kay Kuya Drew. Akala mo kawalang ka sa buong Donggalo. Doon ka nagkakamali. At ngayon, dahil ganyan ka, ito ang para sa'yo. Pauulalan ka na ng distract. At maghihintay tayo kung sasagot nga ba yang si Balasubas o si Rentaro. Pero pagkakalam ko, malamang hindi ang gagamit ng Rentaro. Kasi dun sa Sony na po. Sabi nga ni Tamski. Eh siyempre, Rentaro gamit niya doon, di ba? Kaya hindi siya gagamit ng Rentaro. Malamang ang gagamitin niya, siyempre, yung AKA niya pa rin bilang Balasubas kung saan siya nakilala. At hihintayin natin yan, mga tropa bits kung malulupit. At yun, nasabi ko na lahat ng personal ko na opinion. Bumasi lamang ako kung ano yung naintindihan ko, narinig ko. At siyempre, ito'y galing talaga sa akin. Personal ko lamang na opinion. At kung sa palagay nyo, mali ako o hindi kayo sangayon sa akin, pwede kayong mag-comment dyan, mga tropa bits kung malulupit. Sasagutin ko yan. Sasagutin ko talaga yan, mga tropa bits kung malulupit. Dahil yun, basta kayo nang bahala, kayo na umusga. Ito ay personal ko lamang na opinion. Napakalupit nitong bala at ubas. Means, Balasubas. Mga tropa bits kung malulupit. Or Rentaro, yung tunay niyang pagkatao. At yun, dito sinambulat ni Pedrong Bungo at ni Hibo kung ano ang alam nila sa tunay na pag-uugali niya ni Balasubas sa likod ng peking maskara. Sabi nga ni Idol Wang Budis, mga tropa bits kung malulupit. At yun, masyado nang mahaba at yun, mga tropa bits kung malulupit. Kung nagustuhan nyo ha, itong reaction video ko na to, sana ka naman mag-like, mag-subscribe, at i-share nyo na rin kung nagustuhan nyo man o hindi itong reaction video ko na to. Okay lang yan ha.
mga probabilis kong malupit ang mahalaga ay mag-ingat kayo palagi. Kung nasan man kayong lupalop ng Pilipinas o ng mundo ngayon, sa iba't ibang bansa, mag-ingat kayo palagi dyan. Kung nasan man kayo, dahil alam nyo naman na may coronavirus, Delta virus o ano pa mang tawag na virus na yan, basta mag-ingat tayo palagi mga probabilis kong malulupit. At yun, peace! I'm out! Skip ang adob mo, skip. Gusto kong magpasalamat. Thanks, thanks.